Matagal na rin tayong hindi nakapag-bike to eat. Quick tip lang sa mga magbabike sa gabi o madaling araw. Maganda na ang dalawang headlight, one to see where you're going and another para mapansin ka ng ibang tao and visible agad from other vehicles. Okay, so punta na tayo sa Si Raymundo. Hindi ko na ko-cover yung buong ride ha, mahirap mag-bike ng hawak ang phone. May kakaiba talaga pag night ride or madaling araw. Less cars, less people, less noise. Tapos parang may certain added danger or mas exciting lang. Ang weird pero iba eh. Iba yung excitement pag night ride or madaling araw. Alright, yun na si Mark. Pwede na lumarga. In case curious kayo, gamit ko GT Avalanche Pilipinas na bike. Si Bok naka GTR Comp. Tapos si Mark naka custom na GT Timberline. Tinatawanan nila ako kasi magbabike kami papunta sa Makati para lang sa Pares. Ayan, ready to roll out na kami. Last check lang sa Waze for directions. 11 kilometers away lang pala galing sa Hampton sa Si Raymundo. Tapos buti na lang, kabisado ni Bok yung area so hindi na namin kailangan mag-Waze. Okay, on our way to Alex Pares, Makati. Nasa Si Raymundo kami, papunta pa lang kaming C5. Ayan, nasa C5 na kami. Tapos yun, sige bike pa kasi para ma-access namin yung JP Rizal, dito kami dadaan sa C5. So, itong JP Rizal, dire-diretso lang kami papuntang Makati. So galing C5, naghagdan kami pababa ng JP Rizal. Sobrang nakaka-relax and appreciate namin yung weather conditions at saka yung route. Sobrang relaxing, lalo na yung part na to ng JP Rizal na mahaba yung stretch, tapos nasa kanan namin yung Pasig River. Sobrang peaceful lang, tapos na-appreciate mo yung city lights, mga building. Tapos yun, hindi masyadong maingay kasi wala nga tao masyado, walang kotse masyado, hindi masyadong magulo kasi nga madaling araw pa. Ayan, nasa Reyes Avenue na kami, Santa Ana area. Exciting na, lapit na yung Alex Pares. Yan, medyo lumiliko na si Bok, nakita na niya yung Alex Pares. Ayan, U-turn na kami. Nakarating kami mga 5 a.m.-ish. sa Alex Pares. Ayan na, nakita na namin. Ayan, so yung ine-expect ko, nakakariton pa sila or ditulak. Kasi dun sa mga ibang vlog or post na nakita ko, which is months or a year ago, hindi pa siya full on parang may pwesto or small resto. Pero, ewan ko, for me masasabi ko pa rin na medyo hole in the wall siya. So, puno, abang-abang lang muna kami sa upuan. Sabay, price check na din muna tayo. Ayan, makikita niyo yung mga prices nila. Lahat pasok. At tapos, then go open sila ng 4 a.m. So, mga 5 a.m. kami nakarating. Makikita niyo naman less than half na lang ng bowl. Less than half na lang ng lutuan yung laman. And since nandun na rin lang tayo and dinayo natin sila, tikman na natin lahat. Ang hindi ko lang in order yung soup number 5 tsaka yung mata. Parang hindi ko kaya kainin. Ayan. So, tinandaan naman ni Bok, thankfully, yung mga na-order namin. So, syempre, yung beef pares, in order namin. Tapos, order din kami ng utak at saka yung bungo. Yun lang yung tsaka yung tapa. Sabi nila yung tapa daw pinapuntahan talaga.
ayan, Banat Agad. So, napansin ko na si Mark tsaka si Bo, hindi na naglagay ng ano, hindi na nila kinustomize, hindi na sila nagtimpla or nag-add ng condiments. Normally kasi, sa mga Parisan, pagkakuha mo ng order mo, lalagay ka kaagad ng nor, calamansi, chili garlic sauce, ganyan, or kung ano-ano pang mga additional para i-customize mo kaagad. Pero dito, yun nga, hindi sila nagdagdag. Unang subo pa lang nila, malasa daw talaga yung broth. Mukhang, yun nga, mukhang matagal pinakuluan yung baka, yung bungo, dun sa broth mismo ng pares. Kasi unang subo mo pa lang, matitikman mo na kaagad yung kakaibang lasa. Parang similar to, hindi exact yung taste, pero parang similar pag kumain ka ng bulalo. Lasang-lasa mo kaagad sa sabaw yung baka. So ito, yan, kakwentuhan lang kami. Inaalala namin yung mga kinainan namin ng mga pares, kino-compare namin sa Alex Pares. Pero wala, masarap talaga eh. Iba yung pares ni Alex Pares. Siyempre, pwera pa dito yung mga naka-restaurant talaga. So yun, konting spin muna sa circuit Makati bago umuwi para magpababa ng kinain. Tapos yun. Sana nag-enjoy kayo. Like, share, and subscribe. At saka sama kayo next time sa next bike to eat.